kamag-anak, kadugo, o nakatira sa iisang lugar o bahay, pwedeng bahay siguro. A group of individuals living under one roof and usually under one head. No? Ulitin ko po, a group of individuals, dictionary po ang nagsasabi nito. Ha? A group of individuals living under one roof and usually under one head. Ilan daw ang head sa pamilya? Ilan? At parang yung iba hindi makasagot sa inyo. No? Ilan ang head sa pamilya? Yun, kapag hindi naging isa, medyo may... Yung grupo o yung lahi, no, common ancestry, isa lang yung ninuno. Meron namang tatay lang. No? Pero bihirang-bihira yung tatay lang. Pero may mga ilan na akong kilalang tatay. Maraming anak, pero tatay. Walang nanay. Hindi ko alam kung paano nanganak si tatay. No? At yan po yung mga definition ng term ng family when it comes to the dictionary. Nilagay ko rin po dyan yung etymology or pinag-aralan po, pag-aaralan po natin yung origin of the word family. Noon daw pong circa 1,400 or around 1,400, yan po ay galing sa salitang Latin, servants of a household. Ngayon, pag ang iniisip mo, pamilya lang, di ba? Pag pamilya, sinabi mong pamilya, iniisip, alam mo kaagad yun. Nanay, tatay, anak. No? Nanay, tatay, anak. Pero sa original na Latin na word, ang pamilya ay servants. Ha? Ano sa Tagalog yung servants? Mga lingkod. No? Household or mga sama-sama na nasa bahay. From famulus, ang ibig sabihin ay servant. The classical sense recorded in English, no, 1545. The main modern sense of those connected by blood. Ay, ito yung ano, yung magkakamag-anak lang, no? Yung sinasabi niya. Whether living together or not. May pamilya daw na kahit sila ay magkakahiwalay ng tinitirhan o hindi sila magkakasama, basta magkakadugo ay itinuturin noong 1545, itinuturin ng, or noong 1667, sorry, ay itinuturin ng pamilya. Halimbawa, si tatay nasa, no, nasa Germany. Si nanay ay nasa Kuwait. Si kuya ay nasa Pilipinas at si ate ay nasa Alaska. Ang lalayo. Pastor, bakit ganoon, no? So hindi natin alam kung sila ay nagtatrabaho lang or kung ano nangyari, bakit sila nagkahiwa-hiwalay, basta ang mahalaga sa etymology, yung ating pinag-aaralan yung origin, tinatawag din silang magkakapamilya pa rin or family pa rin. Pero tayong ilang kasama dito, nandito yung nanay, nandito yung mga anak, wala yung tatay, pero nag-abroad lang. No, sister baby, iba naman yon, no? Nag-abroad lang, buo pa rin yun, nag-abroad lang. E yung kinikwento ko kaninang nasa Germany yung isa nasa kung saan-saan, eh, ewan ko kung anong klase meron yun. No? Ngayon, pag pinag-aaralan po natin, tanda po natin, no? Definition lang po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. So, I want you to have a closer look or a closely examine this. Hindi po ako magpapakahaba sa pangangaral ngayon dahil po, pagka siniksikan ko po ng iba pang ano, baka maguluhan tayo. Isa rin napansin ko, pag ituturo pala to doon sa BTC, alam nyo tayo, may mga kanya-kanya tayong natututunan everyday, no? Tapos pag hinabaan ko na naman to, problema nyo na naman pagtuturo nyo sa BTC kung paano pagkakasaya nyo 30 minutes. Sa, ano, kaya, samahan kayo ng Panginoon. Anyways, maiksi lang ito. Maiksi lang ito. Sabi mo nga sa katabi mo, maiksi lang ito. Okay, by 10 o'clock, nasa bahay na po kayo, sigurado dyan. Pastor, parang gabi pa rin. Anyways, ito po yung kahulugan o pagpapakahulugan ng pamilya sa dictionary or sa pag-aaral ng mga taong nag-aaral patungkol sa pamilya. So, it doesn't matter kung ano yung o sino yung membro ng pamilya, basta yan ay nakatira sa isang bahay.
Paano ba natin usually sinasabi yung miyembro ng pamilya? Para po kasi sa atin, ang miyembro ng pamilya, yung lagi nating alam, no? Tatay, nanay, anak. Pero kung minsan, hindi lang tatay, nanay, anak. Meron ding minsan kasama yan. Kasambahay ang tawag. Tama po ba? Kasama sa bahay. Kasambahay. Tinuturin ba natin itong kapamilya? Hello? Dapat po bang ituring kapamilya yon? Ha? Okay, ang sabi po doon sa ating binasa sa dictionary, a group of individuals living under, sa number two, living under one roof and usually under one head. Yung kasambahay natin, kapamilya po ba yan? And therefore, hello, may, sino po nagsasabi hindi yung kapamilya? Okay, wag muna po natin yung munahin yung ano, yung ibang kamag-anak. Wag po muna 'yon. Dito lang po tayo sa kasambahay. Kasambahay sa ibang term, katulong. Di ba? Kasi hindi ko tanggap yung term na 'yon. Masakit sa kalooban ko yung term na 'yon eh. Kahit sa mga konti sa TV, kasambahay, okay no? Okay, medyo pinalabas ni Mama yung term na hindi ko gusto. Okay, so alam natin yung word na katulong, no? Kasambahay. Huwag po yung mga ibang kamag-anak, no? Itinuturing ba natin kapamilya yon? Ha? Okay, yung iba siguro parang kapamilya, hindi mo naman katugo eh. Although ang kapamilya talaga ay dapat kadugo, pero ang literal na kahulugan niya ay nakatira sa isang bahay at mayroon na isang namumuno. Although magiging malabo, hindi pwedeng mamuno yung katulong. Yeah. Pero under pa rin siya ng iisang authority. Tama ba? Okay. So, ibig sabihin, kapamilya pa rin. Kapag yung kasambahay mo, when I say kasambahay, yung ngayon katulong, no? Kapag kasambahay mo yan, dapat may tinatanggap yan na tinatanggap ng pamilya mo. Pwedeng iba kaysa sa tinatanggap ng pamilya mo, pero tinatanggap niya pa rin dapat. At paano iba pero tinatanggap? Halimbawa, may mga tao po na iba ang pagkain ng kasambahay sa kapamilya, sa membro ng family nila by blood. Meron po bang ganon? Although siguro hindi tayo sanay, parang bakit naman ganon? Iba yung pagkain, yung sa katulong nila, iba yung pagkain ng mga may, di ba? Parang ganon. Pilipino kasi tayo, kaya gusto natin kung ano pagkain natin, eh, pagkain nila. Pero tingnan po natin sa mas malawak na kaisipan, hindi po pwede ganun. Kahit po sa mga lumang panahon, iba talaga yung pagkain nila. Pero ang mahalaga, kumakain. Hindi pwedeng hindi pinapakain. Tama po ba? May mga ilan pong DH sa Hong Kong na madalas nagpapa-counseling kasi nga, hindi sila pinapakain. Dapat, pag nasa loob yan ng pamamahay mo, kapamilya yan. Kasi hindi naman yun aso. Diba? O, sa Hong Kong nga, yung aso talagang alagang-alaga. Yung pusa, alagang-alaga. Daga. No? Tapos yung tao, iba. Ibig sabihin, kung ikaw o yung bawat miyembro ng kadugo mo ay natutulog, no? Pwedeng 8 hours a day, 6, 8, or 10 hours a day. Basta ang mahalaga, natutulog. Walang taong hindi natutulog. Any individuals living under one roof. O, dito pa lang po tayo sa definition, ha? So, dapat yung kasambahay mo, natutulog din. Hindi ko sinabing itabi mo. Kung aircon yung bahay mo, ang mahalaga, nakakatulog siya. Tama po ba? Na maayos. Meron po akong kilala nagtuwag sa, kasi nahulog yata siya. Sa tinutulugan niya, ba't siya ka ba natutulog? Doon sa Hong Kong. Sa ref. Ha? Natutulog sa ref. Sa kanila po, hindi pinapahalagahan, lalo na siguro pag Filipino. Pero, ang pinag-aaralan po natin ay yung natural. Hindi pa po natin pinag-aaralan. Usapan dito yung pamilyang Kristiyano, ha? Hindi pa po. Usapan pa lang ito ng natural na pamilya kahit sa mundo o kahit sa Kristiyano.
Kung papansinin niyo po, kahit po sa mga una pang panahon, although sa kanila, no, yung may mga slave sila, yung mga binili, pwede hindi matulog, pwede, pero alam niyo po, pag itinurin lang nila, pag ginamit nila yung word na servant, at hindi slave, yung ginamit, and usually ganyan, nangyayari yan. Nung panahon ni Abraham, meron din siyang slave. At ang term na ginagamit ay servant. Sino yun? Yung akala niya, yung anak niya, yun na yung magiging tagapagmana niya. Si? Ano, Agar? Ano? Alipin po ni Abraham. Si? Eliezer! Nabasa niyo po ba sa Bible yun? sabi ni Abraham, Lord, bakit ka nangangako sa akin ng ganyan? Bakit po ko pagyayamanin? Samantalang wala naman ako tagapagmana, kundi yung aking alipin. Imagine mo yung alipin niya, tagapagmana. Pwede ba dito yon? May maid ka sa bahay, magiging tagapagmana mo, pwede yon? Hindi natin ginagawa yun. Pero sa kanila, ginagawa nila yun. Bakit? Legally speaking, miyembro siya ng pamilya. Hello? So dapat, although mababa yung trabaho siguro nila kukumpara sa'yo, iba siguro yung katatayuan ng kalagayan ng buhay nila kumpara sa'yo, pero dahil sila ay nakatira sa bahay mo, dapat kapamilya ang turin mo. Amen ba? Palakpakan po na natin ang Panginoon. Binibigyan ko lang po kayo ng isang napakagandang konsepto patungkol po sa pamilya. Well, hindi ko po sinabi na swelduhan mo, kung magkano yung sweldo mo ay gawin mong sweldo ng, no, ng iyong kasambahay. Hindi po ganun. Pwedeng iba rin yung pagkain, pwedeng iba yung tulugan, basta po maayos. Maayos na naituturin. Yan po ang tungkol sa pamilya. Tignan po natin yung biblical viewpoint. Paano ba tinitignan ng Biblia yung family? Pag pinag-aralan po natin yung Biblia, ano po yung makukuha natin? At dito po naglagay po ako ng ilang mga words na usually hindi po na madadaanan yan dahil mga Hebrew and Greek yan. At kapag po ituturo mo rin dito siguro sa midweek, hindi mo, ay sa midweek sa BTC, eh, siguro hindi mo naman kailangang banggit-banggitin pa itong mga to, kundi yung essence ng sinasabi nito. Dito lang babanggitin ko dahil mga nag-aaral naman po kayo ng salita ng Diyos. Minsan po kasi pag ang pinag-aaralan ay Hebrew at Greek, minsan yung nagsasalita kala niya, tanggap na tanggap ng tao. Alam, sabi dito, hupostasis, hupomeno. Sabi ng mga tao. Pero may kopya naman po kayo anyways, no? At ipapaliwanag po natin na maigi. Sa Old Testament, meron po siyang, pag pinag-aralan ng pamilya, meron pong ginamit na term na elef. Elef. No? Medyo nakakalito po yan dahil may mga words na katunog dyan na iba ang kahulugan. But as much as possible, ganyan yung pagkakasulat doon. Retranslate po siya na family. Sa King James Version po, King James Version lang po ang usapan natin dito, ha? Sa Judges chapter 6 verse 15 doon po matatagpuan. Sa ibang version kasi clan ang ginamit. Pwede ba natin puntahan yung Judges chapter 6 verse 15? Ito po yung sinusugo si Gideon ng Panginoon para po sa kanyang para po sa purpose ni Yahweh makidigma. Sa verse 15 ng chapter 6, and he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Ito po yung word dito ay isang beses lang ginamit itong elef na ito na ginamit po sa Old Testament sa iba pong version clan. May iba po bang version sa inyo dyan? Clan siguro ang ginamit, NIV? Apo, no? Pero sa Hebrew po niyan ay elef. Ang ibig po sabihin is family. Yung pong literal na ibig sabihin ng pamilya. Minsan may ginagamit din po, o kadalasan ito po yung ginagamit, mishpaka, sabihin nyo nga po. Mishpaka. Mishpaka. Oh, hindi nyo po kailangan sauluhin yan dahil hindi nyo naman, hindi po siguro makakatulong sa buhay nyo yan. No? Nilagay ko lang po dyan. Widely used for the word family, which means circle of relatives. Okay, di ba? Ito na yung mga magkakamag-anak.
No? Sa ibang nung panahon po ng Old Testament, mahilig din po sila sa compound. Di ba? Yung magagawa mag-anak, titira dyan sa tabi, no, ha, ganun, lilipat. May mga compounds din sila, may circle of family sila. Kung lalayo man, alam pa rin nila yung titirahan. Ganun po sila, no? Yun po yung tinatawag nilang pamilya. Meron din po isang translation, isang word na ginamit sa Old Testament, pero hindi po family ang kanyang translation sa English. Ito po yung word na bayith. Bayith. Letter I po yan. Huwag niyo pong gagawing O, ha? Bayith. This word is translated house or household in the English Bible. Pag sinabi po nating household, di ba minsan maririnig yan? Naririnig ko yan minsan sa mga nagsisensus eh. Yung mga household na yan. Yung pong nasa loob ng isang bahay. Yung mga miyembro ng pamilya sa loob ng bahay. Pero, minsan ginagamit siya bahay, literal. Minsan naman, ginagamit siya household. Tingnan po natin, no? Sa Genesis 19. Genesis 19, verses 2 and 3. Bear with me, no? Makisama po muna kayo kung ako po yung nagtuturo ng ganito. Ngayon lang naman po ito. Kasi meaning and origin of the family po ating pinag-aaralan. Sa mga susunod na subject, sa mga susunod na pag-aaral, hindi na po natin tatalakayin itong ganito. Genesis 19, 2 and 3. And he said, behold now, my lords, turn, I pray you, into your servant's house. Ito po yung may dumalaw na anghel. Tatlong anghel papunta po na Sodom at Gomorrah. Nadaan po sila sa bahay ni Abraham. At si Abraham po ay nagpumilit na patuloyin yung mga anghel. And said, behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and you shall rise up early, and go on your way. And they said, nay, but we will abide in the street all night. And he pressed upon them greatly, and they turned into him and entered into his house. And he made them a feast and did bake unleavened bread, and they did eat. Yung house pong binabanggit dito, tumuloy sila sa bahay. Sa Old Testament, ng ginamit po dyan na original ay bayith. Literal po yun na bahay. Hindi po ibig sabihin tumuloy siya sa pamilya, kundi tumuloy siya sa bahay. Minsan din po, katulad nung mga terms sa Genesis chapter 7, tignan po natin, sa Genesis chapter 7. And the Lord said unto Noah, come you and all your house into the ark. Sabi niya, dalahin mo ang inyong buong bahay sa ark ko. Ipasok mo. Ano po yun? Literal ba yun? Ano po ibig sabihin doon? Hello? Ano po ba sa NIV? Okay, sa NIV at least translated siya na mas maganda. Ibig po sabihin, may mga times na talagang ginagamit literal na bahay, pero minsan naman talagang ang ginagamit niya, pamilya. So, ibig sabihin yung kay Noah, ang sinasabi ng Panginoon dito, dalahin mo ang iyong buong bahay. Ibig sabihin, buong sambahayan pala yung tinutukoy doon. Sa NIV daw, sabi ni Mama, it is translated family na. So madali na tayo, marami na tayong translation na available. Sa Genesis chapter 41, verse 40, Genesis chapter 41, verse 40, doon na po ba kayo? Simulan ko po sa verse 39, no? And Pharaoh said unto Joseph, since God has showed you all this, there is none so discreet and wise as you are. You shall be over my house. Ano po ibig sabihin nun? You shall be over my house. Pupunta ka sa taas ng bahay ko. Ganun po ba? And according unto your word shall all my people be ruled, only in throne will I be greater than you. Ano po yung ginamit dyan sa mga NIV holders? Of my
Palas. Okay. Palas yung ginamit. Pero yung sa King James po ay house. Bayith din po ang ginamit dito. Na ang ibig po niyang sabihin, people living under one roof with one head. So that is family. Ang sabi po ng Pero, ikaw na ang mamumuno sa aking sambahayan. Okay, ito po yung ginawa kay Joseph. So dito makikita natin na yung mga paliwanag po ng dictionary at dun po sa Latin word ay unti-unti pong lumilitaw na nasa Bible din pala. Tingnan po natin ang New Testament. Minsan may mga translations yung word na oikos or oikiakos. Parang ang hihirap natin ito, pastor, ah. No? Oikos or oikiakos. Sa Hebrew, may bayith. Dito sa Greek, merong oikos. Parehas lang sila na sinasabi. House or household. Number two, patria. Hindi po yung kaparehas nung kay Rizal na patria adorada. Iba rin yun po yun, no? Translated as family only in Ephesians 3:15. Sa King James po yan, no? Yung family. Pag sinabing patria naman sa King James, yung lahat ng galing sa tatay. No? Paternal descent. Lahat ng lahi na galing sa tatay. Sa Old Testament, ay sa Bible po kasi, hindi masyadong pinapahalagahan yung nanay. No? Salamat po ngayon. Mahalaga po ang pagtingin ngayon sa mga nanay. Kaya nasasama na rin sila sa records. No? May nagiging pangulo na na babae. Noon po wala. Lagi ang tinitignan lang, anak ng tatay. Kapag yung anak lang ng nanay, hindi po masyadong pinapapansin yun. No? At yung number three, at ito po yung gusto kong tignan natin ng maigi. Yung, basahin nga po yung number three. Therapia. Saan po natin naririnig ito? Therapia. Yun, di ba? Therapy. Oh, pastor, paano naging pamilya yun? Paano naging translate na pamilya yun? Pwede po kasi yan i-translate sa, usually tinatranslate po yan sa English as household. Nung pinag-aaralan ko po yan, nung nasa Word of Grace po kami, pinag-aaralan po namin yan, sabi ko pa, paano kayang nangyari na ang ibig sabihin ng therapia ay healing. Healing po kasi ang literal meaning niyan eh. Kaya ginagamit siya sa medical term po yan, di ba? May mga therapy tayo, therapist. Di ba? Ang ibig lang sabihin po niyan, pwedeng, ang translation niya sa English is servant. Nandun na naman. Nandun na naman yung word na servant. No? Pwede rin niyang household or kasambahay. Or yung buo kabuuan nung nandun sa bahay. Or healing. Ano ulit yun? Servant, household, healing. Magkakalayo, tama po ba? Paano kaya mangyayari yan na habang pinag-aaralan ko po, ako po ay naguguluhan din. Pero huwag po kayong mag-alala. Hayaan nyo, ako na lang yung naguluhan. Huwag na po kayo, ha? Iloloobin ng Panginoon na may explain po sa inyo yan. Tuloy po natin ito. Origin of the family. Ito po yung gusto kong isang tutukan. Origin of the family. Saan ba galing itong family na ito? God is the author and the originator or initiator of the family. Hello? Ito pong bagay nito hanggang sa katapus-tapusan po ng Christian Family Series ay tatalakayin po natin. God is the author and originator of the family. Kaya dapat, pag may magsisimulang pamilya, dapat approved by God. Dapat siya mismo yung naglagay. Hindi pinilit. Alam niyo po sa history ng, kahit po sa ibang bansa, sa Pilipinas, meron din may mga makakasalan mo ba? Anong tawag natin doon? Shotgun marriage. No, kahit hindi po shotgun yung ginamit, kahit kutsulyo lang o kahit sinabihan lang na papatayin kita pag di ko pinakasalan ng anak ko. No? Eh,
hindi po magandang simulain yon ng pamilya o pagsisimula ng pamilya. Bakit po? Ang pamilya pala, dapat ang Diyos ang nagpasimula. Kaya lang, ito nga po eh, may kaya lang. No? Usually, mangyayari lang yan sa Christian. No? Katulad sa atin, di ba? Yung iba, karamihan sa atin, kami ni Sister Dalia kasi Christian na kami nung naging mag-asawa kami. Yung karamihan po sa atin, di ba? O, narinig nyo naman yung patutuunan nanay at tatay ko kung paano nangyari, di ba? Kung paano nabuo ang pamilya namin na merong nagsisimba lang tapos nakarating na ng Pangasinan na galit na yung nanay ko. Masasabi naman natin, God is the author and the originator of that family? Maaring hindi siguro. Maaring hinayaan ang Diyos na mangyari dahil may purpose siya, pero originally hindi siya ang nag-originate nun. Pero nung lumapit tayo sa Panginoon, inaayos na ang lahat. Amen po ba? So, kung kayo po ay dati nang nagkasama na kayo, ay naging mag-asawa na kayo, nagkaroon na kayo pamilya, huwag nyo isipin na, ay tika, papalitan ko to kasi kakuha muna ako yung galing kay Lord. Aayusin na lang po ni Lord yan, okay? Sabihin mo sa katabi mo, aayusin ka ni Lord. Palakpakan nga natin si Lord. He instituted the first family when he presented Eve to Adam. Ito po yung isang paborito ko dyan. Nung nilikha ng Diyos yung mga lahat ng creation niya at si Adan ay masaya naman siya, no? Si Adan ba nalulungkot? Nung nilikha siya ng Diyos, nalulungkot po ba siya? Ano sa tingin niyo? Okay naman sa kanya. Wala naman siyang hahanapin kasi wala naman siyang alam na hahanapin niya. Kaya lang, habang tinitignan niya, siguro nag-iisip-isip siya. Gusto ko lang bigyan kayo ng ano. Hindi ko po sinasabing mababasa nyo to sa Bible. May mga ilang bahagi kayo mababasa. Pero gusto kong mapicture nyo. Sabi ng Bible, lumikha ang Diyos ng dala-dalawa. Nung magkakaparehas na uri. At talagang nasa purpose na ng Diyos yung pagpaparami. May leon. No? May lalaking leon. May babaeng leon. May lalaking tigre. May babaeng tigre. May lalaking unggoy. May babaeng unggoy. No? Bakit nasama ang tingin niyo sa akin? May lalaking kalapati. May babaeng kalapati. Of its kind. Meron talagang pares-pares. No? Naalala ko yung binibigay sa akin ng anak ko noong nakaraan. Meron siyang, ewan ko, saan galing yun, Sister Dals. Yung isang mga puzzle yun eh. No? Yung lalaki at babaeng hayop nandun doon. Sabi niya sa akin, no? Aw, yung anak ko pag sinabi niya, aw, aso yun. Eh, wala namang aso doon sa binibigay niya eh. Anyways, nakalagay doon lion, lioness, tiger, tigress. Ba, sabi ko, pares-pares ah. May iba't ibang ano siya. Pati nga ako natuto eh. Yung laruan ng anak ko, natuto rin ako. Sabi ko, ganun pala yun, paglalaki palang ganito, ito pala tawag doon. No? Yung cow pala, babae pala yun. Cow, pares na, basta baka. Hindi, babae pala yun na baka. Yung pala, sabi ko, nung si Adan, na-picture ko kaagad. Si Adan, no? Sabi niya, wala akong kapareho. Bakit kaya ako mag-isa? Siguro wala naman siguro siyang iniisip dahil nililagay naman siya ni Lord para i-rule lang naman yun. Wala naman. Hindi. So, siya ay okay lang. Pero kasama niya yung mga hayop na yun. Siguro naglalaro sila kung ano yung ginagawa nila doon. Basta, okay lang. Pero hindi alam ni Adan, kulang pa yung nararamdaman niyang kaligayahan. I cannot use the word nalulungkot siya kasi hindi naman sinabi ng Bible. Pero hindi niya alam na may masasaya pa pala. Naalala niyo po nung bago kayo naging Kristiyano? Akala niyo naman masaya eh, di ba? Lalo na pag kasama niyo yung mga barkada niyo, lalo na pag nandudun kayo sa mga bisyo, akala niyo masaya. Pero hindi natin alam, nung pag naging Kristiyano tayo, may mas masaya pa pala, may tunay palang saya. Yun yung nararamdaman ni Adan. Hindi niya naman siguro alam na may mas masaya pa, pero nakikita yun ng Diyos. At yun yung sabi ng Panginoon, sabi ni, it's not good for a man to be alone. I will make a help
meet suitable for him. Sabi niya, gagawa ako ng kasama niyang, no, suitable. Talagang para sa kanya. So ito yung nangyari, yung binasa natin sa Genesis chapter 2. Basahin nga po natin ulit yun. Genesis chapter 2. Verse 20, and Adam gave names to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper suitable for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. No? Ito po yung kauna-unahang general operation. Anong tawag natin sa mga operasyon? General, ano ba yung term doon? May medical term doon eh. General surgery. Thank you, Doc. Siguro ang anesthesia nito, backbone din, pero hindi yung sinabi ng Bible. Basta si Lord, bahala na doon. Basta pinatulog niya si Adan. No? First general surgery ito, kaya ay mabubunutan ka ng tadyang. No? Hindi naman naramdaman yun ni Adan. Bakit hindi po naramdaman ni Adan? May anesthesia ba siya? Hello? Tulog. Ano pa? Wala pa pong kasalanan. Kailan ba pumasok yung sakit? Nung may kasalanan na. Kaya talaga. Balik kayo lagi doon sa pinag-aaralan natin. Salvation 1, Module 1. Ang tunay na mundo. Di ba? Ang tunay na salibutan. Okay. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up its place with flesh. And from the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Okay, no? Talagang dito na naramdaman ni Adan yung tunay na kagalakan. Nung nakita niya yung babae, nabigyan niya kaagad ng pangalan. Eh. No? Tandaan niyo po, si Adam binigyan ng Diyos ng kapangyarihan at ng authority para pangalanan lahat, di ba? Pag sinabi niya yung, ito tigre. No? Pero nung babae nakita niya, hindi niya pinangalanan, tigre! Only lioness! Bakit ganun minsan meron, no? Babae naman, tao naman, pero parang tigre. Hindi po tigre ang pinangalan sa'yo ni Adan. Sabi niya, nung nakita daw ni Adan yung babae, no? Sabi nung isang narinig kong preacher, napawak, wow, man! Sabi siya, pero hindi naman siguro ganun yung simula nun. Derivative lang po yun ng word na man, yung woman. No? Pero, tuwan-tuwa itong si Adan. At ito na, mababasa po natin si Genesis 1, yung po kasing Genesis chapter 1 at saka Genesis chapter 2, parehas po paglikha yan eh. Minsan mababasa nyo, para magkaiba to, parang ganito, ganyan. Ano ba nangyari? Hindi po yan tuloy-tuloy na kwento. So ipagsasamahin nyo po yung kwento. So ito na, nung nalikha na yung babae, chapter 1 verse 26 na tayo. 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female, he created them. Ano daw po yung nilikha? Male and female. Hindi ko alam kung ano yung iba pang mga species na naglitawan ngayon. Sabi nung isang kasama ko, sino kaya lumikha sa kanila? Di ba, merong parang lalaki. Pero nakababae, parang babae din. Di ba? May naman parang babae naman, pero nagasta namang lalaki. May iba't iba silang tawag dyan, pero sa tanong ng kasama ko, sino kaya lumikha sa kanila? Dalawa lang naman nilikha. Sabi ko sa kanila, sobra ka naman, nilikha rin niya ng Diyos. Diyos pa rin, wala naman ibang lilikha dyan. Kaya lang, na corrupt. Di ba ba? Na nasira eh. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply. Ito na. Fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon earth. Sabi niya, humayo kayo! Be fruitful! Ano ba yung fruitful? Mamunga kayo! At magpakarami! So ang purpose talaga,
kay Adan at Eva, eh dumami yung tao. Although marami talagang ayaw na talagang paramihin yung tao, pero ito yung sinabi ng Panginoon. Dito natin makikita na kapag ang mag-partner ay nagdesisyon na mag-aasawa na, dapat ang unang-unang may kinalaman dyan, ang Diyos. Hello? Minsan nung naruin, Christian pareho, pero nung naruin na yung marriage nila, nung nasira na yung pamilya, umiiyak, Panginoon, bakit nangyari ito? No? Minsan sinisisi pa si Lord. Tapos sasabihin ni Lord sa kanya, ba't sino ba may sabi na yan ang pakasalan mo? Hindi mo ba sinabi, Lord? Bakit hindi kita narinig? Di ba, minsan ganun. Yung pala, masyado kang ano. Dahil siguro feeling mo, in love ka na, wala na, wala ka na narinig. Dapat unang maririnig mo. No? Hindi ko sinabing audible, ha? Hindi mo sinabing, sasabihin sa'yo ni Lord, yan nga. No? Ibig sabihin, mararamdaman mo yun kapag kilala mo si Lord, kaya hindi ka pwede mag-asawa pag hindi ka matured Christian dahil baka malito ka eh. No? Baka, Lord, kung sino po yung naka-asul na darating ngayon. Yeah. Eh, nabiglang ang uniforme pala na Asian, asul. Dinalito ka ngayon. Sino dito? Yeah. Kailangan kasi talagang si Lord. No? Bigyan ko po kayo ng background dung bakit po kami naging mag-asawa ni Sister Dahlia. Hindi po nakakakilig yun kasi talagang that time maghihiwalay na po kami at nasa drop list ko na po si Sister Dahlia noon dahil hindi talaga mag-work out. Si Sister Dahlia yung parang siya yung nagmamahal dun sa relationship namin. Ako yung parang ano lang eh, medyo gumaganon-ganon eh. No? Medyo ano lang, medyo... Alam mo yun, medyo lumilipad-lipad pa eh. Yung baro-paro na naghahanap pa ng ibang, baka may iba pang bulaklak dyan. Di ba? Yung mga ganun. Biglang, sa prayer time po ako, mahalaga po yung quiet time eh. Sa prayer time po ako, nagpapaalam na ako kay Lord. Lord, officially, magbe-break na po kami ni Sister. Hindi po Sister Dahlia tawag ko. Dahlia, siyempre pag-break. Lord, officially, magbe-break na kami ni Dahlia. Hindi po siguro kami para sa isa't isa. Kaya, maghihiwalay na po kami. Alam niyo yung sagot sa akin ni Lord, simple lang, isa lang. Kaya after that prayer, tinawagan ko kagad si Sister Dahlia, sabi ko, Dahlia, ayusin na natin yung kasal natin. Nagulat siya, kala nagbiburo ako, umuwi ako dito, biglang na-arrange na, biglang nagkaroon ng pamamanhikan, after 2 months, kasal na. Alam niyo po yung sagot sa akin ni Lord, subukan mo lang. Natakot ako. Alam ko na yun kung anong gusto sabihin ni Lord. Subukan mo lang. Natakot ako kasi alam niyo po pag pinapalo ako ni Lord, minsan nabibiyak yung pa ako. Minsan, nadudurog yung buto-buto ko sa daliri. Kaya yung nagsalita, wala pa ako naririnig nung, ganito na inaabot ko ha. Pero nung narinig ko si Lord, sabi niya, subukan mo lang. Ako, di Lord, nabibiro lang naman ako. Das, kasal na! Na-receive ko yun, April! April, kinasal kami July. Sabi nung iba, bakit ang bilis? Eh, yun na rin yun. Doon na rin papunta yun. Patatagalin pa ba? Di ba? Talaga po, at least kapag ka may problema yung pamilya dahil nga ang originator ay si Lord, no? At least hindi mo namin babalikan yung isa't isa. Tama ba kaya yung pinakasalan ko? Hindi pwede. Kasi nga, tanggap mo na galing yung utos sa Panginoon. Oh, ewan ko po yung kwento sa inyo. Iba-iba naman tayo ng kwento eh, no? At dalangin ko sa mga no, kasamahan natin, lalo na sa mga kabataan pa, pag darating yung panahon na yun, eh, dalangin ko makausapin nyo si Lord. Yung iba kasi natatakot kausapin si Lord. Kasi minsan, alam naman nilang ayaw ni Lord. Sige pa rin! Kaya sabi ko, kausapin nyo si Lord, okay? Ang originator ng pamilya, ang nagsisimula ng pamilya ay walang iba kundi si Yahweh. Uulitin ko, kung sakali man na hindi nabasbasan ni Yahweh yung pagsisimula, eh pwede pang idulog sa Panginoon yan. No? Pwede pang iayos yan. Marami akong kilala na hindi naman talaga nagsimula, biglang nagkabiglaan na lang, hindi mo makita ang plinano talaga ng Panginoon yung ganon. Pero,
Naayos naman sila at kayo ginagamit pa sila ng Panginoon buong pamilya. Tandaan po ninyo, mahusay naman si Lord. Maaring hindi na ayusin ni Lord yung nakaraan dahil nakaraan na yon. Pero yung future, kayang-kaya niyang ayusin yan. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Tandaan po ninyo yan, ha? Ang Diyos ang nagsisimula ng pamilya. Dapat ang Diyos talaga ang nagsisimula ng pamilya. Classification of families. May iba't iba po kasing klase ng pamilya. May iba po ibang uri ng klase ng pamilya. Meron po tayong tinatawag na nuclear family. Pastor, nuclear na naman. Tunog na naman yan nung ano, Chernobyl. Sakit na naman sa ulo. Ako, huwag po kayo matakot. Ito po yung traditional na pamilya. May nanay, may tatay, may anak. Okay, gusto ko po ilagay niyo po dyan kung kayo po may mga ballpen dahil ngayon po yung hindi na i-print na salita dyan. Consists of father, mother, and children. Consists of father, mother, and children. So ito yung traditional talaga na minsan tawag nila conjugal family. Yung may mag-asawa, tapos may anak. Kahit isang anak lang, pwede na yun. No? Pamilya na. Sino po dito yung ganito yung uri na pamilya niya? Nuclear family. Walang ibang kasama. Nuclear family. Iba po yung ano, kaya po inuna ko yung kasambahay. Kasi kahit alin po types dito, pag may kasambahay ka, counted lang po siya, hindi siya makaka-apekto sa klase ng pamilya. No? So, iba po yung sistema na pagka-count dun sa kasambahay. Kasi pag iba pong tao yung ipinasok mo sa pamilya, nag-iiba na po yung tawag. Sino po dito yung nuclear family sila? Or traditional family? Walang ibang kasama, puro lang yung anak. Yan. Praise the Lord. Meron naman tinatawag na consanguinal family. Or sa term natin yan na mas madaling intindihin, extended family. Okay, bibigay ko po. A type of family with relative or relatives. Ulitin ko po, a type of family with relative or relatives of either side. O, lagyan nyo po dun sa either side, no, sa tabi, lagyan nyo po ng gano'n, no, yung open and close parenthesis, father or mother. A type of family with relative or relatives of either side, open and close parenthesis, father and mother, or mother, father or mother, living as a family member. Ulitin ko po, baka po hindi nyo nakuha. A type of family with relative or relatives of either side, father or mother, living as a family member. Ito na po yung sinasabi natin kanina. Yung may tito, may tita. Di ba sa Pilipinas, may uso yung mga ganyan. Yung tsahin, tsuhin, pinsan, ingkong, ingkang. Ano pa ba yun? Di ba? Sangkong. Yun, si Sister Dalia. Ano pa ba yung mga term na ano? Yung mga term ni Sister Dalia, hindi ko maiintindihan. Kasi akala ko lang sa pamilya, kuya, ate, bunso. Meron pang iba pala eh. May kuya, may meron pandiko, may ditche. Ang gulo. May ranking pa pala yun eh. Hindi ko masyado naiintindihan yun dati. Pero anyways, basta mga anak yan ng mag-asawa, ano pa yun? Traditional family pa yun. Nuclear pa yun. Pero pag nagdagdag ka na ng kamag-anak, kahit kamag-anak ni nanay o kamag-anak ni tatay, extended family na yun. Kahit isa lang. Okay, ganito po yun. May nakatira sa iyo ngayon. Okay? Si pinsan ng tatay mo ay tumira sa bahay ninyo. Or pinsan, second cousin mo sa tatay. Pwede na rin, no? Second cousin mo sa tatay, tumira sa iyo. Dapat ituturin mo siya kapamilya. Okay? Kung ano yung batas sa bahay, dapat susundin niya. O kung hindi niya masusunod, dapat pinag-uusapan. For example, tumuloy sa bahay ng isang buong pamilya, itong isang kamag-anak. So sasabihin sa kanya, ganitong oras, 6 o'clock, gumigising na kami. Kasi 6:30, nag-aalmusal na kami at papasok kami lahat.
So pag ikaw ay hindi pa gumigising ng ganyang oras, hindi ka naman namin pipiliting gumising. Kaya lang, ikaw na mag-prepare ng iyong almusal. Yung mga ganun pong batas, mga simple-simpleng mga bagay lang. No? Sasabihin nyo kaagad sa kanila. Kasi membro sila ng pamilya. Halimbawa, sa sala na tutulog, usual po yan. Sa sala na tutulog, may nakalatag na panig. May isang karton. No? Yung ibang family member, inis-inis na. Sino man eh, bakit dito yung laki lang nakaharang, hindi ka malood ng TV, gano'n, gano'n. Yung pala, yung nakitira, alas 10 pala bumabaho, alas 11 ng umaga. Eh, yung nanay pala, kabag-anak kasi ng tatay yung tumira, nanonood pala ng news. Every 6 o'clock, o kaya yung pagluluto na on fire, no? Eh, umaga, hindi ngayon, di inis na inis na, nagugulo yung pamilya. Bakit po? Hindi po kasi naiayos. Dapat, ang susunod sa batas, yung nakikitira. Ito yung nakulo na lahat ng buong pamilya. Bakit? Nung tandaan po ninyo, nung si Abraham, nagagaaway na yung mga alagad niya at saka yung mga alagad ni Lot. Di ba? Yung alipin ni Abraham, kasi dumami na eh. Dumami na yung kanilang mga ari-arian, mga flocks, mga herds. No? Pati ito si Lot, pinagpala na. Sinong pinaalis? Di ba? Nag-aaway na yung mga alagad nila. Sinong pinaalis? Si Lot. Natural. Sabi ni Abraham, okay, sige, maghanap ka na ng lugar. Mabait pa nga si Abraham. Pumili ka kung saan sayo. Di ba? Doon ka. Basta maayos tayo, wag lang tayo mag-aaway. Kasi hindi mo maganda yung nag-aaway sa loob ng pamilya. Okay? Tandaan po niyo yan. Dapat pag may makikitira, lalo na kung ikaw yung makikitira. Minsan, antigas. No? Ikaw na nga yung nakitira, eh, pinagliligpit ka pa ng higaan. Ba't parang hindi kayo makakibo? Ipinagluluto ka, ipinaghuhugas ka, magliligo ka, ipag-iigib ka, aabutan ka pa ng tuwalya. Tita, paabot naman po ng tuwalya. Ilang taon na yun, 30 anos na yung mapaabot ng tuwalya. Nakikitira lang. Excuse me po kung meron po ako nasasagasaan. Ito lang naman po yung pinag-uusapan lang naman po natin, yung katotohanan. Pag ikaw yung nando doon, pumasok ka kasi living under one roof with one head. May isang namumuno doon. Kapag dalawa na kayo namumuno, ang gulo, nakakita ka na ng tao, dalawa ulo dito. Ito pa, usual. Kaibyanan, nakatira. Ito po talaga, chaos. Minsan, si Bianan pinatira. Medyo okay pa. Lalo kung Kristiyano si Bianan. Na maiintindihan niya eh. Na ang head eh, yung lalaki. Lalo na pag nanay ng babae yung nakitira. Yun ang nagiging problema kadalasan. Tayo Pinoy, mga mahilig dyan sa ganyan. Alam niyo po kasi sa ibang bansa, pag matanda na, tapon na yun sa nag-aalaga na matatanda. Dito po kasi tayo, ano, yung kultura Biblia, tatin po yan eh. Kultura din natin yan. Pero ganito ang nangyayari. No? Yung Benan, gusto rin ruler din siya. Ang problema mo, pag ikaw yung nakikitira doon sa biyanan mong lalaki o biyanan mong lalaki, o babae, bakit? Bahay niya yun eh. Ikaw ang pumasok sa pamilya niya, sino susunod? Ikaw. Alam nga naman gusto mo, may sarili akong batas. O doon sa kwarto mo, ibatas mo yan. Paglabas mo ng kwarto mo, batas na ni biyanan. Tama ba? Kaya minsan, kasi ang order ng family, hindi natin naiintindihan. Sa susunod, didi-discuss po yan eh. No? Iisa lang yung mag-head. Kaya nagugulo ng nagugulo. Ang pinakamaganda po talagang disenyo, yung nuclear family. Pero pag sakasakali, hindi talaga maiwasan. Siyempre, alangan namang, no? Na ulila, wala nang mag-aalaga. Sabi ng Biblia, pag may mga ganun, alagaan. Di ba? Pero, ilalagay po ng mabuti yung pag-uusap. O dahil po kayo nandito, kayo po ang ano, no? Pag mag-church po kami, dapat sasama po kayo. Payag po ba kayo ganun? Tama po ba yun? Dapat. Di ba? Sino masusunod? Ikaw. Dapat po ganito, wag po kayo maglagay dyan ng ano ha, anito ha. Kasi po, hindi po pwede yan dito. Kahit masaktan siya, hindi, eh ano ko eh, ganito ako eh. Ay, hindi po kasi, nandito po kayo. No? Dapat ipapaunawa. Huwag lang kayo mag-away, pero dapat ipapaunawa yun. Bakit? Gusto mo salutin bahay mo?
Kasi ikaw tiis ng tiis, bakit nagkakagalito yung buhay namin? Hindi galit si Lord sa pagtira ng tao na yon, pero galit siya pag nagkakamali. Eh, naglagay ba naman naka dito? Di ba? Sabi na huwag gagawa ng mga ganun. Eh, nilagay. Kaya tandaan po ninyo, meron nga akong kilala, hindi niya talaga mapasunod. Hindi niya madala sa church. Hindi niya mapatigil sa pagtitext kay Maria. Titext yun, yung ganun. Rosary, di ba? Ang ginawa niya, doon sa tabi ng bahay niya, tinayuan niya ng sariling bahay, si Bianan. O di may sarili siyang bahay. Gawin niya yung gusto niyang gawin. At least yung curse ng Panginoon doon lang sa bahay niya. Lord, ganda lang po ah. Hindi niya maakay. Ano gagawin mo? Alang alamang sakalin niya dahil di niya maakay. Talian mo, gawin mo, yarayain mo. Di ba? Hindi nga eh. Tinayuan. No? Tinanalahan nila ng pagkain. Pero kanya-kanyang kaisipan. Di ba? Kasi malupit naman yung ginawang ano. Hindi. No? Nasa sa iyo po pag didesisyon yun. Basta hindi magugulo yung pamilya niyo. Tama po ba? Masaya. Dapat po tumatanggap tayo ng mga ganun. Minsan nga, pati strangers daw, patutuloyin eh. Pero dapat hindi magugulo yung order ng family. Tama? Number three, blended family. Mas magulo po ito kaysa sa extended family. Ito pong blended family, bigay ko po yung kahulugan niya. This type of family is produced when either a paternal or maternal child or children, nakukuha niyo po ba? Sabihin niyo na po kung hindi niyo nakukuha. Or both, child or children, or both, pareho, is incorporated as a member of the new family. Ulitin ko po ha. This type of family is produced when either a paternal or maternal child or children or both is incorporated as a member of the new family. Parang, ha, pastor, ano daw yun? Paternal. Okay. Pag sinabi pong paternal, side ni tatay. Maternal, side ni nanay. Ito daw po yung klase ng pamilya na minsan siguro, itong lalaki may dating pamilya. No? Nagkaanak siya, namatay. Nabiyuda yung si lalaki. Namatay yung babae. Okay? Ito naman ngayon, si babae. May asawa din dati, namatay naman yung lalaki, may mga anak siya. Sila ngayon nagtagpo. Naging mag-asawa sila. Okay? Siyempre, pag-usapang Kristiyano, kailangan wala na yung iba, baka naman ano lang, no, nang ibang bahay lang eh naghanap ka na rin ng ano, magulo 'yon. Mas magulo 'yon. Okay, usapan natin dito na byuda, yung legal, no? Nawala yung kanilang mga asa-asawa, itong si lalaki at ito si babae, may pareho silang may anak sa kanya-kanyang pamilya, biglang nagpakasal sila at nabuwam isang pamilya. Ding! Hindi pa sila nagsasama, may pareho na silang mga anak. Ano edad? Dalawang 20, dalawang 15, dalawang 10, di ba? Anim ka agad, pare-pareho pa edad. Minsan pare-pareho pa siguro birthday. No? Pagka ganun blended family, nakikinikita nyo na po ba kung gaano yung katindi? No? Kailangan po yun, may meeting talaga yun. No? May mag-uusap-usap talaga. Tayo titira na ngayon bilang isang pamilya. No? Consensus na yung kukunin mo. No? Bago pala magpakasal yan, dapat naaayos na yung mga anak-anak niyan. Yung pala, hindi pala gusto ng mga anak ng babae, isa side ng babae, no? Pinilit nyo hanggang sa magkagulo na. Tandaan po natin, pag naging isang pamilya yon, ang tawag po doon, blended family. Okay?
At number four, yung single parent family. Ay, ito, madali lang. A family having only one parent. A family having only one parent. Pag isa lang yung magulang, yon, yun ang single parent family. Siya ay labas sa mga traditional na pamilya, pero kinukonsider po siya as family. Pero ito po ang isa pong usapin na hindi pa maituring pamilya. Yung mag-asawa. Nakuha niyo po yung ano? Nakuha niyo po yung ano? A family having only one parent. No? Ito ang problema. Meron po isang classification ng family. Marami pa po. Hindi na po natin tatalakayin yung mga poster family. Iba na po yun. No? Hindi na po natin tatalakayin yun. Pero yung isang issue sa family na hindi po mapayagan hanggang sa ngayon is yung childless family. Eh, gusto nilang tawagin silang pamilya kahit walang anak. No? Pero yung iba ay nagre-react pa rin. Sabi nila, pasok naman kami sa meaning. Individuals living under one roof with one head. Tama ba? Pamilya dapat kami. Eh kaya lang, traditionally, ang meaning ng pamilya, tatay, nanay, anak. Kaya hayaan po natin mag-usap-usap kung sino yung gusto nilang mag-ano dyan. Ito, tandaan po ninyo, no? Sa susunod na pag-aaral natin, pwede po kayo maging pamilya kahit po kayo walang anak. Pero salamat sa Panginoon, kami po ni Sister Dalia, eh, may baby na po. Kaya kahit ano pong usapan ang gawin nila, may anak o walang anak, ang dapat may pamilya, kami po ay tinuturing ng pamilya. Salamat sa Panginoon. Okay, hindi ko po alam kung saan kayo napabibilang dyan. Pero gusto ko po ito ang tandaan ninyo. Babalikan po natin yung magulong meaning kanina ng terapiya. Diba, ano po daw yung magulong meaning ng terapiya? Dahil halo-halo eh. Minsan pwede siyang i-translate as servant. Pwede rin siyang i-translate as household or family. Pwede rin siyang i-translate as healing. Pastor, paano yun? Okay, doon po ako kumuha ng conclusion ko. Knowing these definitions, we can conclude that the family is a group of people whom God gathered together for mutual service. Andyan po yung servant. Tama po? For mutual service, for the purpose of giving relief to the members, to the members of the household. Andyan po yung household. Yung relief po, andyan po yung meaning ng terapiya, yung healing. At yung service, nandiyan po. Tama po ba? So, pinagsama-sama po natin sa conclusion. Knowing this definition, we can conclude that the family is a group of people whom God gathered together for mutual service for the purpose of giving relief to members of the household. Ibig pong sabihin, ganito lang kasimple. Pag nasa isang pamilya ka, whether extended, whether nuclear, whether blended, whether single parent, whether HKM, may HKM po. Ano po yung HKM? Ako po yung gumawa nun. Na classification ng pamilya. Pastor, ano ba yung HKM na yun? Hindi ko maintindihan, family. HKM yun. Yung pong barkada ni tatay, pinatira sa bahay, pansamantagal. Di ba? Kaibigan ng anak, tumira sa bahay, pansamantagal. Ultimo po sa internet, hindi nyo mahanapan ng ano eh. Classification eh. Hindi ko maintindihan family yun. Bakit? No? As much as possible, dinidiscourage po natin yun. Pwede yung titira sandali, siguro may purpose ng ilang panahon. Pero baka may ibang pamilya rin yun na kailangan dun siya. No? Pero kung sa tingin nyo naman, godly naman yung purpose at maayos naman, wala naman problema. Hindi ko lang talaga maintindihan. Kaya hindi ko maintindihan family. Meron po ba sa inyong mga ganitong kalagayan? No? Baka naman naiintindihan nyo, di sa inyo, naiintindihan family yun. Di ba? Kasi parang ganito eh. Halimbawa, si Sister Dalia, may best friend siya. Patitirahin niya sa bahay. Sino maiilang? Maiilang yung patitirahin niya. Maiilang din ako. Di ba? O
kaya naman baliktarin natin, yung best friend ko titira naman sa bahay. No? Si Dalia naman na maiilang, si yung best friend ko naman maiilang, hindi dapat eh. Okay? At least pagka mag-anak, medyo naiintindihan mo pa. Pero nasa sa inyo po yung, kung gusto nyo ng ganun, paalam nyo kay Lord, okay lang po yun. Okay, pagdating po sa word na terapiya, ito pala yun. Pag pinagsama-sama natin, tayo po yung mga miyembro ng pamilya na may service na ginagawa dapat sa bahay. Wala pong ang tungkulin niyo sa bahay ay pag nag-ayos na si nanay ng kama, ikaw ang tagagulo. Walang ganun. Merong mutual service, meron kayong ginagawa pare-pareho. Pag pamilya, meron kayong ginagawa pare-pareho. Meron na pastor, taga-kain, taga, di ba? Taga-pahirap sa magulang, taga-gulo ng kama, ng cabinet. Hindi. Ang sabi dito, for mutual service, for the purpose of giving relief. Yung talagang, ay, yung talagang na, nabibigyan mo ng magandang kagaanan yung bawat miyembro ng pamilya. Tama po ba? Kaya nandyan yung paghuhugas ng pinggan, nandyan yung pagluluto, nandyan yung kakausapin mo si ining pag may problema, nanay, kausapin mo si ining. Oh, si tatay, kausapin si totoy, ano bang problema? Hindi yung hindi na alam yung nangyayari, may problema na pala sa school, di na alam ni tatay, di na alam ni nanay. Giving relief, terapiya. Nagsakita na ng kalooban, nagbatuhan na, hindi po yun yung pamilya. Okay? Baka po ang napasukan nyo ay gera, hindi pamilya, medyo magkatunog lang. Pero no, dapat po tayo, pag nasa isang pamilya, we are giving service for the purpose of relief. Pag napapagod na si nanay ng kaluluto, baka naman pwedeng tulong-tulungan mo, maghihiwa-hiwa ka dyan. Diba? Papay-pay-pay, hindi yun nanguuto. Ha? Ma, pagod ka na siguro, mayroon kang lima dyan. Dapat nagbibigay ka ng kagaanan. Whether physical, no, pag may sakit, hihilot-hilot mo yung ulo. Whether no, pang-emosyonal o pang-kaisipan, pag naguguluhan ng kakikwenta, paano ko ba magkakasya yung budget? 2,005 yung anak ko magka-college sa San Beda. Di ba? Dapat, ito na ngayon, dahil siyempre, alam niyo po yung mga lalaki, hindi basta nagsasalita yan. Pero dapat sila na yan, ano ba? Dapat ganun. No? Nagbibigay ka ng relief. Yung talagang, ay, napapahinga siya pag nakikita ka. Hindi yung pag nakita ka, eto na naman. Hello. Meron po ako nabasa sa Bible. Tingnan nga po natin sa Proverbs. May mga Bible po ba kayo? Anyways, tapos na po yung discussion natin. Magbibigay lang po ako ng ilang mga nabasa ko sa Bible.